Hello mga kababayan, ito po ang aming video para sa araw na ito. Gusto ko sanang magbigay ng disclaimer na ang sasabihin ko po sa video na ito ay base po sa aking karanasan lamang. May nagtanong po sa akin kung wala daw po bang stress kapag nakatira dito sa Scotland at kung bahagi din ba ito ng United Kingdom. Yes po, ang Scotland ay bahagi ng United Kingdom. Pero mayroon silang sariling gobyerno. At may mga batas na hindi kailangan ang approval ng gobyerno ng United Kingdom. At sa tanong naman po kung wala daw bang stress kapag nakatira sa Scotland, para sa akin po ito ay depende sa lifestyle na pipiliin ng isang tao na nakatira dito sa Scotland. Pero pagdating naman po sa pagpapagamot ay talagang hindi nakaka-stress dahil libre po ang mga check-ups. Pag mga simpleng sakit lang, dito kami pumupunta sa local GP or general practice kung saan yung catchment area namin. Parang sa atin ay yung tinatawag na barangay. At kapag mayroon silang na-identify na ibang sakit, ay re-refer ka nila sa ospital. Ito po ang Royal Infirmary Hospital, ang pinakamalaking ospital dito sa Edinburgh, Scotland. Frontal view nga lang ang nakuhaan ko pero napakalaki po niya. Andito po ang lahat ng mga espesyalista na doktor. Libre nga po lahat ang pagpapagamot dito. Mga diagnostic test, panganganak kahit cesarean section, at kahit surgery pa ay libre po talaga at wala po kaming binabayaran kahit 5. Dito po ako nanganak kay a family eat, na cesarean section nga po ako dati. Tapos nagulat ako kasi wala po talaga kaming binayaran. Pag uwi ko pa nga may take home pa ako ng mga gamot na pang isang buwan na supply. Kaya yun po ang kagandahan talaga at hindi nakaka-stress. Ayan, papasok po ako sa loob. Nakikita po ninyo ang reception area ng kanilang ospital. Habang naglalakad ako sa loob ng ospital, pakiramdam ko nga ay nasa loob ako ng airport. Kasi may mga nakita akong tindahan sa loob. May mga convenience store na pwede kang bumili ng inumin at mga pagkain. Mayroon ding tindahan ng damit at coffee shop. Pagdating naman po sa mga gamot, ay libre din po naming nakukuha ang mga ito. Basta meron kaming reseta galing sa doktor. Yun lang po ang ibinibigay namin para makakuha kami ng mga gamot na kailangan namin. Napakalaking bagay po talaga sa amin na nakakalibre kami sa mga gamot at sa pagpapaospital. At sa mga bahay naman, ang mga pamilya na may maliliit na sweldo ay nakakakuha ng tulong pinansyal galing sa gobyerno para makapagbayad po sila ng renta ng kanilang bahay. Pagdating naman po sa edukasyon, libre po ang pag-aaral dito sa Scotland, mula sa primary, sa college, hanggang university. Kahit anong kurso pa po ang kunin nila ay libre po. Pero katulad ng naunang sinabi ko, depende po kung sila ay galing sa pamilya na mayroong maliit na sweldo. Kaya malaking bagay din po talaga sa mga pamilya na mayroong maliit na sweldo. Si Afam Liit naman ay libre po ang kanyang pag-aaral. At mayroon din po siyang nakukuhang libreng food tulad po ng sa kanyang tanghalian. Kaya wala na akong iniintindi. Pinababaunan ko na lang si Afam Liit ng konting food para sa kanyang merienda. Marami pong salamat sa inyong pananood sa aking video. Sa inyo pong palagay, maganda po ba ang tumira dito sa Scotland?